Huy mare! Ano latest? Mga marites! Isang pasabog na bisita ang handog namin sa inyo ngayon. At si Ambitable Professor na po mag-iintro niya. Mas alam niya yan. Nako, galing po talaga mula sa sektor ng mga beauty pageant, kontesera at talaga namang isa rin sa nagbigay ng karangalan sa bansa natin pagdating sa titulong Miss Universe Philippines na talagang since manalo, mag-sumali siya early 2010 something hanggang mag 2014 at hanggang sa mga kasalukuyang panahon, isa siya sa iniidolo ng mga beauty pageant enthusiasts at mga followers and supporters. Napakagaling, napakaganda, napakasexy. Introduce po natin sa Marites University. Sabay-sabay tayong lahat, mga kamarites, Miss Mary Jean Lastimosa! Una sa lahat, Mars, maraming salamat for gracing our show, diba? Sobra. Isang sabi lang po, ang tanong po kaagad niya, saan dyan ang studio niyo? Ganun talaga, diba, Mars? Saan dyan? Nakakatuwa, saan dyan? Tapos, inantay ko lang yung reply niya, siguro siyempre nakatulog na siya, na-busy, andito na po. Kasama natin si M. Fresh! Ang daming ginagawa, mahirap talaga pag ano, pag very independent woman. Yes, oo, totoo. Kaya ako lahat nagagano'n. Isa rin siyang vlogger, isang host, yes, at artista. Hindi, pero alam niyo ba, sobrang mahal na mahal siya ng mga pageant enthusiasts. Correct. Kasi ginagawa lang naman po niyang mga aleli niya, yung mga nananalong Miss Universe. At lagi siyang, bakit? Siyang trending. Ikwento mo yung mga ano lady. Pero medyo ano, may pagalang naman yung hindi. Yeah. Pinag-picture mo sila. Pwede mo ba akong picture? medyo magalang yung pagtatanong. Okay. Kaya medyo, na ano nga ako, sabi ko yung pag-i-introduce galing sa beauty pageant. Galing din po ako sa Marites University. Yeah. Oo. Kilala din tayo dyan na Chismosa. Marites sa pageantor. Oo. Yun, sundutan ko na agad-agad. Sige. Pangit sundutan? Sundutan ko na agad-agad. MJ, ano? Iba pakinggan. Tsaka pag ako nagsabi. I-segue ko na. I-segue ko na. Paano ba nagsimula yun na parang ano na eh, una alam ko nag-trending ka doon sa tinatawag na cake na gown mo. Diba? Yun ang tawag nila. Tapos parang ikaw, unbothered. Parang hindi mo nilang ininda talaga yung pagiging gano'n. Tapos hanggang ngayon, lumalabas pa rin siya up to this moment, yung mga naging kasuotan mo, naging markado, hanggang sa ikaw na nagpapapicture sa mga nananalong pageant. Tapos inaabangan na lahat ng chika mo as Marites ng mga taga-pageant. Paano yung nag-start? Siguro nung pandemic talaga siya nag-umpisa. Kasi bago tayo lahat, di ba, yes, sa bahay. Walang ginagawa. Eto na ngayon, nag-umpisa na yung mga pageant ulit. Nag-try silang bumalik na magpa-pageant. So tayo nasa bahay lang. Nanonood sa YouTube, ganyan. And normally kasi mga beauty queen, medyo maingat sa opinion. Kasi alam mo naman yung social media, konting may sinabi ka lang na konti. Parang sabog they will judge agad. You. Correct. Na bakit mo sinasabi yan, ganyan-ganyan? Parang nangyari sa akin, I don't want to care anymore sa kung ano yung opinion nila. Basta ito yung opinion ko. Minsan nga parang ang harsh na ng mga reply. Natutuwa sila. Parang ang ending, wala pa palang beauty queen na ganun ka-blunt. Outspoken. Oo. Na parang dediretsuhin kita. Yes. Ganun. So, nung nagpakatotoo ako sa social media, in-embrace ng mga tao. Hindi ko alam kung bagot lang din sila. Pero ano din na, susugan ko rin yung tanong ni, at yung sagot mo. Oo. Kasi, ayan, yun nga, sabi mo nga, bagot. You're just being, true. Gusto lang maging real, maging true. Pero I'm sure na experience mo to, may mga ilang nagsasabi na, naku si MJ, parang masyadong opinionated. Uh-oh. Minsan pa nga, sabi, meron quote and unquote, sausawera. Mm. Yung mga ganun, pag na-encounter mo yon, anong reaction mo? Hindi ko naman po masasabing sausawera kasi pinagdaanan ko naman yung mga pinagdaanan nila. Yes. If I am somebody, if the opinion is coming from someone na talagang nothing, hindi naman nakaapak ng stage, mas sausawera siguro. Ganon! Parang na-Q&A pa rin tayo. So yung pambabas na yun, o yung word na yan, hindi mo yan ma-accept. Medyo legit naman siguro. Yes. Kasi syempre, di ba, pinagdaanan. Kung ano man yung mga sinasabi at mga advices na binibigay natin sa kanila,
it's coming from, from a place where you really experienced it firsthand. Masabi ko lang mga kamarites, allow me, kasi si dahil kay MJ Lastimosa po, ang binibining Pilipinas, kung saan dati po akong nagtrabaho as marketing manager noong mga panahong hindi pa siya pinapanganak, talaga pong nagbago ang panuntunan sa pagsusuot, pagpipili ng, kasi nung araw, with all due respect, SMA, Stella Marquez Araneta, na sila lahat ang nagdidikta kung ano susuot nilang gown sa mga contest, may kontrata pa. Pero dahil sa nangyari kay MJ sa Miss Universe ng 2014, nagbago yung platform. Talagang binigyan ng freedom ang mga Pinoy designers and everything para makapili sila ng mga gowns na gusto nilang isuot. Si MJ po yung nagkasimula nun. Yes. Pero hindi lang naman po ako yun, kasi after nung pageant, actually may the bus pa nun. Right. Oo, pag uwi ko, guesting sa The Bus. Si Miss Chris Aquino talaga, sabi niya, ay, dapat hanggang swimsuit na lang. Kasi nga, di ba, talaga ako ng tao. Alam mo ba, sobrang naging mare-mare kami, kasi di ba, sobrang trending nung outfit niya na parang mga flowers dress. Parang siya yung babae dun sa mga cake. At ginawa ko siya in-outfit ko. Kasi nga, in-outfit ko siya sa isang event. Tapos mare, trending, pati yung gano'n. Super. Sinuot mo yun, di ba? So, anyways, hindi lang ako yun. Kasi ang dami na rin na-involve. Like yung mga politicians, mga babaeng senador, mga lahat na nagbabato ng opinion in public na why not give the stage to the Filipino talent. Yes. Parang naging ganyan yung nangyari. So, I don't think if it was just me or ikaw like... Ikaw ang nagkasimula, MJ. Masyado kang humble. Hindi, pero MJ, looking back to that, di ba syempre parang yun nga, sinasabi natin dito sa programa na you started yung trend na parang gano'n na pwede nang magkaroon ng freedom kung ano yung gusto ng suotin ng mga sumasali. Pati nga yung glam team. Pati glam, glam yung gano'n. Wala pa doon sa inyo, wala pa. Looking back, MJ, may mga times ba na naisip mo na kung ganito ngayon sa amin, di sana nailaban ko talaga ang pong-pong. May mga gano'n kang naging realizations. Well, in reality, hindi mo na dapat binabalikan yung past, diba? Because it's something that you cannot take. Diba, back alam ko ganyan pa sa lang yun. You and more. Forget the past. Forget the past. Diba? Kasi you should focus on now, diba? Present. But at the same time, looking at, pag nanonood ako, ang sarap palang, first of all, ang sarap maging funny. Pag nasa, nandiyan ka lang sa baba, hindi ka kinakabahan, cheer-cheer ka lang. Pag pinapanood ko sila, oo naman, may mga feeling na, wow, grabe naman yung mga suot nila, ang bongga-bongga. Kabugan. Kasi syempre, yung experience mo in the international stage, it will only happen once. Correct. Sa Binibining Pilipinas, I was able to do it 3 times, di ba? So, okay, may chance ka pa pag hindi ka nanalo. Pero in Miss Universe, once lang. Alam mo naman, umuwi ako ng Saudi, doon ako sumali. Hindi naman po, wala naman pong pageant sa Saudi bilang half Arabian ako. So, parang wala talagang chance for me to go back and like, kasi halimbawa pag sinabi mo na kaya ko sana eh, mas maganda sana kung ganito eh. Hindi mo na ako babalikan. Tapos enjoy mo na lang. Oo. And the fact na wala naman talaga sa kamay ko yung pinakasay. Kasi nga, under contract kami. Yes. Hindi naman namin pageant to. Correct. Actually, we were very grateful nga to be given a chance, di ba, na magbago yung buhay because of the pageantry. So parang, kung ano yung nandyan, bilang probinsyana po ako, sanay talaga akong kung ano yung dyan, enjoy mo na. Magpasalamat ka. At make the most out of alam it. Alam mo, bigla ako may naalala. Anong reaction mo kung aware ka dito kay Harleen Budol? Oo. Yung pagsagot niya na minasabing parang nag-dinog show daw. Yung quote and unquote, yung Q&A. Kasi si MJ, dinog show niya sa Twitter. Pero yun. Kasi talagang press presentation at the same time. Basta kung mag-event talaga. May bearing yun. Preliminary yun eh. So anong reaction mo doon? Nung nabasa mo o nung nabalitaan mo? Feeling ko na-overwhelm siya. Kasi... Yun ang pakiramdam ko na hindi pa talaga siya sanay mag-handle ng mga ganong situation. Kasi nga, isa siya sa pinakasikat na candidate, diba? Correct. Talagang all eyes on her. And she's just not ready to handle that. But at the same time, Miss Grand, kasi nakapanood na rin ako ng international pageant. Mm-hmm. Parang iba talaga yung actually, alam mo. Parang ni MJ ha, may mga nag-i-split pa daw. Mga backbench. So, Miss Grand. No, pag-introduce pa lang ng mga countries, nakikita mo na yung... Oo, yung nagsisigawan, diba? So, iba talaga yung ano niya, nature iba niya. Iba ang laban nila. So, hindi ko alam if it's good or bad na ganun. Nun siya. So baka naman kaya di sumagot ng ganon. Baka yun ang mentality din niya. Medyo nagulat dahil din. Dahil nga, nagulat din ako. Pero kung gusto mo ng
yung tulong kay Marilyn. Yan nga. Ayun na. Oh, Harleen. Yan actually yung isa sa mga hinahangaan sa'yo kasi bukod nga sa napaka-open mo, outspoken mo, very supportive. Mo, napaka-supportive mo. And tinatawag ka na ngang parang patrones ng mga nagpa-pageant. Beauty pageant. Ikaw ang ikaw yung hulmahan. Ako po talaga gustong-gusto ko tumulong kasi na-experience ko rin yung mga panahon na napakahirap po kaya sumali ng beauty pageant. I know. Napakagastos. Mm-hmm. Nung unang sumali ako, talagang yung mga ibang kabatch ko nag-MRT na naka-heels. Wow. Ang hirap-hirap po talaga. Lalo na kung galing kang probinsya tapos darating ka dito sa Maynila, wala kang kilala. Mm-hmm. Kaya nga yung iba na-exploit na. Kaya as much as possible na kami ng mga ate, we will help para hindi na sila mapilitan na may gawin na alam mo yun yung mga decisions lang, na pagsisisihan nila dahil may pangarap sila eh, di ba? So, pero ikaw hindi mo na mararanasan yun. Nako, I'm very grateful dahil nung bago ka pa lang din. Actually po, pag may mga naririnig ako mga situation na yung candidate nalalagay sa ganong situation, I'm just grateful of my own experience kasi si Governor Lala during my time, Lala Mendoza ng North Cotabato, she was all out. Wow. Talagang I didn't spend a single centimo from my own bank account. Talagang sabi niya, babudgetan natin to. Dahil pag naging successful ka, makikita ng mga bata sa North Cotabato na hindi sa farm nagtatapos yung pangarap nila. Alam mo ba, beauty queen na beauty queen? The way you answer, yung pati yung paggaganda. Nakuha ko po talaga sa kanya yon. Siya talaga ang nagsabi nun. Kasi hindi lang ako yung sinuportahan niya, pati yung I remembered sa Aliwan Festival, meron kaming street dancing. Oh, yes, ganun. Yes. Sinuportahan niya, gumastos talaga ng millions yung North Cotabato just to bring all these kids to compete. So at the same time, I was competing. Mm-hmm. Then sabi niya, napansin daw niya na ang trend sa probinsya, pag nagtapos ka ng elementary, high school, babalik ka sa farm, tutulungan mo yung nanay tatay mo, aasawahin mo yung kapitbahay mo. Alam mo yun? Yung sign-up. Hindi nila nakikita na pwede ka namang mag-step out sa kung ano yung nakasanayan ng parents mo. Pwede kang mangarap. Sa amin po talaga wala. Wala kami yung pangarap na halimbawa manood kami ng TV. Wala sa utak namin na ay gusto ko dyan sa TV. Walang ganun. Pero paano nag-start yun sa'yo na ako talaga, nalagay lang ako sa mga situations na wala akong choice. Kasi engineering ako, diba? Okay. So, puro lalaki, dahi. Walang babae. Mini, ABC lang mini kami. Ikaw na sumali, ganun. Alam naman yung lalaki, diba? At saka yung timing, no? Siguro. Walang representative kasi. So, parang nalagay lang ako sa situation na sige na nga, itry ko na nga kasi parang wala namang choice. Correct. Yung mga ganun. Mm-hmm. Which kaya is, yung, sa ako talaga, siguro, eto na yon. Yung natalo ako 3 times, sabi ko, I was really meant to experience this. Uh-oh. Pero alam mo, sa kwento niya kanina, ang ginagawa mo ngayon, you're giving back talaga eh. Correct. And talagang it really helped for anyone na yung meron talagang pangarap. Tao na susuporta sa nangangarap o totoo sa mga... Bago ko sumagot, tugtungan ko lang ha, kasi ako nakasubaybay talaga ako sa'yo, Mars. Alam mo yan, sa mga friends natin, sa inyo. Nakikita ko na may time na galing ka pa sa isang event, may mga busy ka, humahabol ka talaga, at kita minsan yung pagdating mo na Lilate. Ginagawa ko, even now, dahil syempre, blessed tayo ng trabaho, di ba? At alam mo yung trend na pag nasuot mo na yung mga magagandang damit sa TV, hindi mo nasuotin. Tinatabi ko po yun, tapos magte-text ako sa KF who helped me na hindi humingi kaganda, ng isang flores. Na hindi humingi ng a single centimo to pay them back. Tine-text ko, Tito Rog, pwede po ba ako magpadala ng mga damit, mga heels para po sa mga ano natin, sa mga tinitrain natin, para matulungan sila. Talagang, I am really, you know, always thinking of them. Way kasi hirap-hirap talaga. And you're doing it for free then. Oo naman po, wala naman po. So talagang giving back siya. Oo. And sana marami pang, alam mo yun, marami pang mga past beauty queens na if you're able, why not? Why diba? Not, correct. Tama naman. Kanina, diba? mga Kamarites, nabanggit na rin niya yung TV. Ito si MJ ay naging bahagi din ng napaka-controversial ngayong Eat Bulaga. Talaga ba? Sa segue yung pagtatanong ko. Kasi talaga narinig to. Nag-host siya doon. Triple M sila. Maha, Mas, and MJ. Yes.
4M pala. Ang galing-galing niyang mag-host. Sinatawag na nga siyang babaeng bakla ni Alan K. at mga ibang Dabar Cards. Sa nangyayari ngayon dito, lalo July 1, may dalawa na yan. Magsasalpukan yung tatlo. Gusto namin hingin yung... Anong dalawa na? Dalawa tatlo na ka. Tatlo, may showtime pa. At madalas ka rin namin napapanood sa showtime. Oo, dati. So, Miss Q&A. So, tatlo-tatlo na yan. So paano na? Anong reaction mo sa mga ganitong ganap sa television na for the first time? Ay, sabi nga ni Rose, who would have thought na mangyayari ito, ABS, GMA, TV5? Pero simula pa naman po nung pandemic, 'di ba? Who would have thought? Yung mga haligi ng industriya na biglang naging content creator na lang ngayon, tapos eto mga malalaking show na hindi pa ako pinapanganak nandiyan na biglang ganito yung nangyayari. But you know, just like anything else in the world, nothing is, ano naman po, di ba? Permanent. Parang so, change is the only constant. Correct. So, sa nangyayari ngayon, galing ka Ibulaga, pag may nag-offer ba sa'yo or nilagay ka sa ganitong show, paano mo gustong mag-react at paano mo gustong tanggapin kung may offer man? Kanino ka papipiliin? And, nakabound ka ba dun sa ano? Loyalty. Kain tayo. Hindi mo na. Wala mga lang ang tumikakasin. Parang nakita kayo magkakasok ni MJ talaga. Diyos ko, ang mari ko. Hindi ko. Nag-wait kasi ako kung hanggang saan lang pwede ko sabihin. Yes, I understand. Hanggang saan lang ang pwede mong sabihin. Isipin mo na lang nasa Miss Universe stage ka na ganito kahirap yung... Tumimit ba, Mar? Oo. Mouse ako na yun. Nasa Maritas University ka talaga. May mga offer na nahirapan talaga kaming make ng decision kasi work is work, you know. No matter what happened, mayroon tayong mga bills na kailangan bayaran araw-araw, lalo na if you're a breadwinner, maraming nakasandal sa'yo. Napakahirap to say no on something na alam mong stable income. Yung ganun. Correct. But at the same time, iba din yung pagmamahal sa mga taong nakatrabaho mo na, yung ganon. So, medyo ang hirap to make a decision, but I chose to stay away from the whatever is happening muna. So, yun po muna yung naging decision namin. And, mangyayari na yung July 1. Bukas na yun. Oo, bukas na. And I don't know what's gonna happen after that. Yes. Saka malanood. Sobrang... supportahan ko po si Maine. Fantastic ko yun. Okay, yes. Sige, please. Continue. And I think grabe talaga yung mga nangyayari ngayon. Naging close talaga kayong tatlo eh. At nag-Singapore kayo, tama ba? May group chat po kami at talaga everyday kami nag-uusap. Kaya kami naman very supportive of each other. And sabi din naman nila sa akin dalawa, kung on whatever my decision was during that time, support sila talaga. May respetuhin. So you ask them when you receive offers. Oo naman. Talagang kinoconsult ko sila. Even si Ma'am AK, si Paolo. Pero aminin mo, MJ, no, Mars, sa totoong buhay lang naman talaga, ang dali lang ng sagot talaga eh. Pero meron tayong kailangang mga bayaran. Yeah. At trabaho. Yung talaga na trabaho lang naman ang iniisip natin. But because we need to to think about yung mga sinasabi rin ng tao sa paligid. Kasi ang ending niyan, parang dito, parang wala kang tama or maling gagawin. Lagi kang nakabantay sa'yo ang mga mata. Maganda din naman yung wisdom niya kasi pinag-iisipan niya the way she expresses her opinion. Talagang alam mong na-weigh niya yung mga bagay-bagay. Or siya mamamarites, di ba? At tama din ang desisyon niya na huwag muna. Yun ang maganda, no? Totoo yun eh. Yung musaltang muna, may kadugtong natin niya. Sabi nga, hindi na tinutugtok. Correct. And we respect that. Maipit din talaga siya eh. Kasi galing nga siya dun sa... Yeah. Totoo. Pero MJ, napanood ka rin namin sa iba't ibang mga teleserye. Mm-hmm. Diba? Like, ako pinaka-nagmarka sa akin na pagiging Serena mo sa bagay. Oo nga. Diba? Pagiging sa... Yes. Ano ba yun, Dino? Markado pagiging Serena ni MJ Lasimo sa bagay ni... Anong mas ano mo, mas napupusuan mong gawin? Siyempre, diba, as a beauty queen, sabi mo nga, nung una,
wala naman talagang plano. Kumbaga, napili ka lang na ikaw ang mag-represent. Now that you're into this business, which is the show business, nasa hosting ka, nasa acting ka, nagme-mentor ka, nagigive back ka, ano Aline. Talaga yung para sa'yo sa palagay mo na dito ako mag-focus kasi ito talaga yung strength ko. Yes. Actually, yung experience, it's hard, diba? If there's so much sa play. Oo naman. Correct, correct. And si, natutunan ko nga kay Meme na, ano, na choose your battle. Kung mag-focus ka sa isang bagay and then talagang aralin mo, galingan mo para oo, para paghusayan mo talaga. And nung nag-Itbulaga ako, na-realize ko na I really love this job. Mm-hmm. Na alam mo yun, for the first time, gigising ako, 'di ba, syempre sa Manila, normal naman na maging late tayo ganyan. Pinagawa ko sa Itbulaga dati, gigising ako ng 6 a.m. Nandun na ako ng 7 a.m. Di ba preference sila, no? Paolo, contest mention. 7 a.m. nandun na ako. Ang call time namin dahil 10 a.m. Kaya sana mo nag-live-live ka na lang. Kasi po, taga BF Homes ako. Napakalayo. Sa BF Homes po kasi yung 30 minutes na gap na pag umalis ka ng 7:30, darating ka ng 2.5 hours. Yeah. Pag umalis ka ng 30 minutes earlier, 1 hour or less, nandun ka na. Yung ganong adjustment mo, oo, no? So na-calculate ko na yung oras. Sabi ko, mas better na dumating na lang ako ng maaga para itulog ko na lang dun sa stage. Nandun ako na aga-aga at I never felt everyday, di ba? I never felt tired. Na parang hindi ako na, ano ba ito, ulit-ulit na lang, araw-araw. Ka, diba? Kasi sa totoo lang, ulit-ulit naman talaga siya. Diba? Pero mahal mo at enjoy ka. Pero talaga yung pakiramdam ko na, ang saya-saya ko dito, yung ganong feeling. Okay. Noong time na natigil ka dun sa Bulaga. Nakakaloka ka. Ano ba nangyari dun? Bakit out of nowhere, parang nawala bigla yung 4Ms? Dahil na-busy ka? Hindi. May, ano lang yun, sa management na hindi pagkakaintindihan. Na dapat magre-regular na, ganyan-ganyan. Pero hindi ko na masyadong alam. Hindi ba na Bujia? Internal churba na siyempre may nangyari. Manager eh. Oo, yes. Ganun Correct. Talaga. Pag may pero management. Pero ngayon, saan ka talaga affiliated na network? Pagkatanongin ka. Wala po. Sa freelance siya, kahit saan. Freelance. Eto ngayon ang huling tanong ko. Ay, bago yung huling tanong. Sa akin. Kayo maghuhuling tanong din kayo. Isa-isa. Isa-isa. Huling tanong ko sa lahat ng ginagawa mo ito, exposure mo, your age, saan pumapasok yung personal na ano naman ang love life? Ayan na. Kung mapapansin niyo po ako talaga, ever since, I am not the kind of person na who would really announce in public yung mga nangyayari sa private life ko. Mm-hmm. Kasi napanood ko na rin sa mga naging kaibigan ko from before na as much as possible, if you can protect as little as privacy na pwede pang matira sa buhay mo. Sa'yo na yon, parang regalo mo na lang sa sarili mo. So I've been doing that kasi hindi rin ako yung tipo ng tao na nagde-delete at alam mo yun, magpo-post, magde-delete, ganyan. For me, memories are... Follow. For me, memories are memories. 3,000 posts na dyan sa Instagram ko, hindi ako magde-delete. Wow. Kasi, alam mo yun, yung mga whatever I share, parte na talaga yun ng buhay ko. Pag hindi ako ready na i-share sa public, hindi ko pa gagawin. Pero masaya ang puso mo ngayon? Oo naman, lagi masaya, maganda tayo. Siguro ako na lang ito. Kasi di ba as beauty queen, sabi nga nila, once a beauty queen, always a beauty queen. MJ, anong legacy mo ang gusto mo maiwan? Kasi hindi ka na lang beauty queen eh. Influencer na rin. Mm-hmm. So, kung at the end of the day, anong legacy ang gusto mo maiwan? Napakarami kong actually gustong gawin sa buhay. Hindi ko talaga alam kung ano. Pero siguro yung pag may lumalapit sa akin ngayon, tapos sinasabi na, alam mo ako, I tried and tried because of you. Wow. Isa yun sa mga experience ko rin kasi nung makoronahan ako ng Binibining Pilipinas, yung mga co-candidates ko lumapit sa akin, hindi sila umiiyak, hindi sila sad. Kasi sabi nila, ikaw nga nagawa mo ng 3 times, ako Correct. Pa kaya. Mm-hmm. So yun yung something na sana they will always remember. Na it may not have been my first dream, but I embraced it. Mm-hmm. I really fought for it. So kung may gusto ka, ilaban mo. Sino ba yung mga tao sa paligid mo para sabihin na hindi para sa iyo? Na hindi mo kaya. Bibigay ko floor sa iyo. Dito June, baka si Dito. Magpapasalamat lang ako kasi first time natin nagkaroon ng isang MJS. That's the most beauty queen. Legit yan, di ba? Kaya magpapasalamat kami, MJ, sa
pagbisita mo din sa Marites. So, maraming napasayang Marites. Yes. Yes. I'm sure yung mga nag-aspire dyan, napakagandang inspiration and role model. Last question. Ako yung last question ko lang. Siyempre, di ba, ang dami na nagtanong sa'yo na when, pero finally it happened nung last Binibining Pilipinas that you hosted with Nicole and Catriona. Di ba? How do you feel about that? Na parang nung una, lagi ang nandyan lang talaga si Nicole, si Kat, si Pia, and then finally, ikaw they na. Gave the floor to you. Actually, it was very last minute decision na kasi supposedly the offer was backstage host and I was very, very grateful nung sinabing backstage host, yes po! As in talagang walang, yes, I will do this. I love Binibining Pilipinas. Wala nga ako ibang sinalihan. Binibining Pilipinas lang. Diba? Hindi ako sumali sa ibang pageant. So talagang I was very, very excited. And then 2 days prior, the finals, nung na-receive ko yung script, nakalagay as a main host. Wow! Kaya, hence the pink gown. Unprepared! Bigla na lang kasi talaga siyang naging main host. And naisip kasi nila na sabi nila, why not make all of them main host na parang as women empowerment, ganun. And sabi nila, try natin mag... Mix. Alam mo yun, mix na it worked naman according to them, it worked daw. So, good naman yung naging mga feedback. Feedback. I was very, very happy with that. Sobrang kabado ko. Oh my goodness. That was binibili. Diba may malumas na clip? Ko lang si Ann Curtis dati na nakabonka. May lumas na clip na parang may nasabi si Kat at si Nicola. Tapos parang may inagriyan ka. Oh my God! Na-trending. Napanood ko yun. Si Bakla. O ano may nasabi na yun? Kasi, eto na nga. Wala kasing feedback sa stage dahil. Oo, hindi mo naririnig. Hindi talaga naririnig. So lahat talaga ng chika namin nakabase sa script lang yun. Ngayon, may si Nicole, bigla naisipan niyang mag-feedback habang pinapakilala ang mga judges. Mga judges. Basta, eto na nga. Ang next na introduce, kasi sa Binibini, very... Si Sandro Marcos ba itong issue ito? Ang next na judge ang introduce ko. Sa Binibini, hindi nila sinasabi agad sino ang judges. As in, they protect, even to us, hindi namin alam kung sino. Kahit mga host kayo. Opo. Kaya isa nga po yun sa reklamo na, wala naman po kami tatawagan. Sabihin nyo na po sa amin. Kasi minsan ang hirap na mali yung basa, yung mga ganyan. Yes. Eto na nga. So, bago, parang few minutes bago mag-umpisa yung pageant, eto na yung list ng judges, di ba? Eto na, nakatayo ako. Binabasa ko na sa prompter. Yung next, Sandro. Ani, the youngest. Yung lalaki. Basta isang Marcos siya. So medyo kabado ako, diba? Na dapat tama yung pagkaka-introduce ko. Paano ba yung energy ng pagkaka-introduce ko sa kanya? Biglang may chinichika na si Miss Nicole. Sabi ko, yeah. Everything. Ayun. So, yung pala. Trending. So, yung pala. Kabaliktaran pala sa sinabi. Sabi doon, si Marites, oh. Yung mga sagutan na hindi nakikinig. Bilang lutang. Last na. Sorry na, last na. Mirit ka pa. Okay. Hindi, kasi syempre, Miss Universe naman talaga, hindi lang sa Pinas, lumaban sa ibang bansa, si Michelle D. Ang lalaban sa susunod. Anong say mo na parang isa siya sa parang grabe yung bashing na natanggap na bakit siya, bakit hindi si ganito, bakit hindi si ganyan. Naku, ibinigay na lang kasi lutuan yung mga ganit eksena. Parang lagi naman, lalo na kung mga second timer yung nananalo, third timer. Lagi. Like, I remember during Janine Tugonon's time. Kasi magkaibigan kami. Uh-huh. Grabe talaga yung bashing. Sinasabi nga ni Mama Jay sa kanya, Jonas Gafford that time sa kanya na, ikaw ang most bashed Binibining Pilipinas. Nung time niya ha, time niya. Kasi talagang, grabe, laging may opinion yung mga tao. Pag ang crowd favorite, kasi may crowd may nananalo, di ba? Pag yung crowd favorite hindi nananalo, talagang negative reaction talaga yan. At ang pinakamabigat na ano niyan, sa nanalo, akala mo kasalanan niya, di ba? Hindi naman po ako yung nagdesisyon na ako yung mananalo, lumaban lang naman po ako. So, I think, part naman na talaga yun. Pero sa ating mga beauty key. Beauty key ako na yun. Hindi ako beauty key. But you know what? I really think she's gonna do well. Galing naman si Michelle. Diba? Bisexual nga lang, diba? Aray ko. Okay lang po yun, diba? Sabi nga, first runner-up ng batch ni Shamsi, she was also part of the community. May connect na dyan. Mabilis lang. Last question na talaga. Sarap kasi got chicken MJ.
anong say mo sa mga ano, LGBTQ. Yung i-open sa trans woman? Mm. May sumali na. Oh. So, okay, na, umiyak yun. Na ako. Yun na. Hindi, ano so, ka ba? Are you okay with that? Oo, nung time ni Katriona, si Miss Spain. Sorry, Miss Universe, pero sa local. Sa local. Sa anong, nag-open na ba? Hindi. Mahirap po mangyari kasi isa sa mga requirement, I think, is to have a passport na female, which is undoable in the Philippines. Hindi po, even if you're not biological, but in other countries kasi, you can change. You can change your papers. Dito, hindi po magagawa sa atin. So, I think we're really, really far from that. Pero kung wala yung mga ganyan, are you with me? Okay, ma, sige. Mm-hmm. Laban lang tayo. Yes. Pero nung panahon namin, mga early 90s, mayroon ng mga intriga, may mga sumasaling operada. Sa Binibini? Sa Binibini. Ah, hindi lang nahuhuli? Hindi lang nahuhuli. Okay. So, hindi na bago yan. Maraming salamat, MJ. Thank you. Baka may mga shows upcoming. Or social media activities. Thank you. Alam mo naman, yes. Kahit di tayo lagi nagkikita, sa social media lang tayo nagchichikahan. I'm here for you guys. I love isa lang masasabi ko, isa to sa pinakasyala na Marites. Ganda ng sila. Ini-expect ko Marites University. Akala ko kanto-kanto. Medyo nagulat ako sa setup. Ang ganda, di ba? Ng mga tanungan natin. Hindi ba ang Vargas-Vargas? Hindi ka magkakamagshot. Pang-passport. Sorry, may MJ. Go ahead. Yun po, follow niyo po ako sa aking socials, MJ_Lastimosa on Twitter and Instagram. And on my Facebook, MJ Lastimosa, yung may blue check, napilitan lang po ako sa dami ng mga fake accounts. Ay, nag-fail ka? Napilitan ako ng Facebook. Pero po, kakastart ko lang mag-vlog. Follow me on my YouTube channel, the MJ Lastimosa channel. May ginagawa po kaming vlog doon. It's called The Secret Lounge with Maring MJ. Lahat po ng mga chika namin doon is about beauty pageants. Of course, kasama na dyan ang mga drag queens at pageant kings. So, open siya sa lahat ng mga contestera. Kaya, supportahan niyo po ako. Saya to. And meron po kaming Facebook page din na official page namin, the MJ Lastimosa channel. See you there, mga kumare! Bye! Thank you, MJ! Thank you. Ba kayo sa ating Marites Beauty Queen? Magbabalik po ang Marites University!